nandito na tayo sa BOA. Ayan, dito. BOA. Nagkamali po ako dito sa pinit na piyado ko. Nalagyan po po siya ng space. Nagkamali tayo. Kaya yung past na record natin, hindi siya nagkamali sa present na record natin. Kaya dapat po maging maingat tayo sa pag-fit up natin. What's up guys, kumusta kayo lahat? Sa video ito, tayo ngayon ay pupunta doon sa POAA kasi nagkaroon ng problema yung ating account doon. Hindi tayo makakuha ng OEC exemption, kaya pupunta tayo doon. Doon natin ipapaprint yung ating OEC. Punta tayo doon sa Kalamba. Bali, babiyahe tayo dito sa Batangas, papunta doon sa Kalamba, Laguna. Ayan. Grabe dito, baha. Medyo maputik. Ayan o. Gawa kahapon, ulan po ng ulan. Ayan si Mrs. kasama natin. Hello. Kasama natin siya ngayon. Tara, let's go. Ayan, sakay na tayo ng tricycle. Kuya, doon po kami sakay ng tricycle. Ayan, sakay na po tayo ng tricycle. Ayan. Okay, let's go. Let's go na. Ayan, sakay na po kami ng jeep. Papuntang SM Lipa. Doon tayo sasakay ng van. Nandito tayo sa harapan. Yun. Nandito na tayo sa Rosario, Batangas. Papuntang Lipa, Batangas. Ngayon guys, sakay naman tayo ng van. Ayan, sakay tayo dito. Dalawa. Dito na tayo sa SM Kalamba. Ayan, lakad na po tayo papuntang tricycle. Nasakay tayong tricycle. Simitin, kasama natin. Ayan guys, nandito na tayo sa POAA. Ayan, dito po sa Kalamba, Kalamba branch. Thank you. POAA. Ayan, dito na tayo. Ayan, ngayon guys, nandito na tayo sa SM. Hindi na tayo nakapag-update kanina kasi umulan. Ayan, nakakakuha na rin po tayo ng OEC. Mamaya papakita ko po sa inyo. Ayan. Daan muna kami ni Mrs. dito sa Jollibee, sa SM. Ayan, dito tayo. Hintayin lang po natin si Mrs. mamaya-maya. Ito na si Mrs. Oo, oh, kakain na. Ayan. Kain po muna kami, tapos mamaya biyahe ulit tayo papuntang Batangas. Ayan po, simot. Buto na lang po natira. Ayan si Mrs. Ngayon guys, tapos na tayong kumain. Ayun, ganda pa rin ang Christmas tree. SM Kalamba. Ayan, Pasko pa rin dito. Oh, ayan. Ngayon naman po, pasakay na tayo sa papuntang Lipa. Pauwi na po tayo, kaso lumakas ng ulan, no? Yan, kaya hindi rin po tayo nakapag-vlog kanina. Yan, nandito na tayo sa van. Yan, dito tayo sa Lipa. Sakay na tayo. Ayun po, kabababa lang natin ng van. Sumakay naman tayo ng jeep. Dito na tayo, ito si Mrs. Ngayon guys, kakauwi lang po namin. Hindi na po tayo nakapag-vlog kanina kasi madilim na po. Tapos medyo nagmamadali tayo dahil naambun na. Tapos dun sa labas kanina, bumili tayo ng gulay, ano, yung ating kalabasa at sitaw. Ngayon po, magluto muna tayo. Mamaya sasabihin ko po kung ano yung aking mga naging problema sa pagkuha ng OEC. At kung paano po kumuha ng OEC at OEC exemption. Mamaya po ipapaliwanag natin. So luto muna tayo ngayon dahil nagutom na. Naiiwan na po natin yung ating kalabasa at saka sitaw. Tapos haluan po natin siya ng manok o ginataang manok na may
kalabasa at sitaw. Ayan. Yun po, maglagay na tayo ng mantika. Yung natira natin ito kanina. Tapos igisa na po natin yung bawang, sibuyas, tsaka luya. Ayan. Luya. Ayan, sibuyas. Tapos isabay na po natin yung manok. Tapos maglagay tayo ng tubig. Ayan. Maglagay na rin po tayo ng paminta. Tsaka natin takpan. Yun. Malambot na po yung ating manok. Ayan. Tapos lagay na po natin yung ating sitaw at kalabasa. Ayan, yung ating sitaw, dami nito. Tapos yung ating kalabasa. Ayan. Maglagay din po tayo ng asin para magkalasa na. Ayan. Kanina guys, nilagyan na po natin yan ng paminta. Kaya hindi na po natin lalagyan. Tsaka natin halu-haluin. Pwede rin po ito sa baboy. Pwede rin po ang isda. Dahil manok lang po ang available natin sa rep. Yan, yan lang po yung ahalo natin. Masarap din po yan. Yan. Tapos medyo pakuluan lang natin ito ng kaunti. Tsaka natin ilagay yung gata. Yan po, okay na. Ilagay na po natin yung ating gata. Yung ating gata, ang panghuli. Yan. Maglagay din po pala tayo ng suka. Yan. Hindi na po natin yung tatakpan para hindi po siya lumabnaw. Dahil medyo niluto naman na po yung ating gulay. Ngayon guys, kain na po tayo. Si Mrs. po, hindi na po natin makakasabay kasi kanina. Habang ako'y nagluluto, medyo kumain po siya ng tinapay. Ayun, nabusog. Kaya nandun po siya, napagod sa aming biyahe. Nandyan, sa kwarto. Tara may sis, kain na tayo. Kain na ako. Ah, yun. Ayun boss, kaya tayo lang po muna ang kakain ngayong gabi. Let's eat dahil ako gutom na. Bukas na lang daw si Mrs. Babawi ng umaga. Ayan, dahil napagod sa biyahe. Salamat po sa pagkain ninyo sa aking rapan. Basta-basta nyo po magbigay sa aking pisil ng pangatuan ng kalakasan. Ganun din po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan nyo po sila sa araw-araw. Ito po ang aking samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, kain tayo. Mag-isa lang muna natin ngayon. At talagang ako'y nagutom. Kumain kami kanina sa Jollibee, pero yung pagkain, parang isang taka lang ba? Hindi sapat. Ayan. Hindi sapat ang Jollibee sa aking tiyan. Gulay oh. Oh, sarap. Kaya po. Sarap talaga ng gulay. The best ang gulay. Ulam na po natin ito hanggang bukas. Kaya si Mrs. makakabawi bukas po ng umaga. Binabina po tayo ng uwi. Sarap. Ngayon guys, tapos na po tayong kumain at nakapagpahinga na rin. At ito nga pala yung aking nakuha na OEC o nakuha namin ni Mrs. kanina, sinamaan niya ako. Ayan. Yung ating mismong OEC exempted. Ayan, nakalagay exempted po tayo. Ayan, dito po tayo nagkamali sa middle initial. Ayan, nalagyan ko po siya ng space. Hindi na po sana kami pupunta sa mismong office ng POAE. Kaso, yun nga, nagkaroon ng aberya. Ayan, nagkamali tayo. Kaya yung past na record natin, hindi siya nagtugma doon sa
present na record natin. Dati kasi BM Online yung dating website. Eh ngayon nagbago na. Kaya kailangan ulit gumawa ng panibagong account. Kailangan natin mag-register. Kaya yun, nagkamali tayo o nagkamali ako kaya hindi siya nagtugma doon sa past na record ko. Kaya pumunta kami ni Mrs. yun, pinaayos po namin. Biyaya naman po ay naayos at nakapag-print na tayo ng ating OEC. Yan. Ito na po yung ating OEC. Accepted po tayo. Pagka tayo po ay same employer o parehas pa na kampanya yung ating babalikan doon sa ibang bansa ay magiging exempted po tayo sa pagkuha ng OEC. Kaya biyaya, tayo po ay doon pa rin tayo sa dati natin pinagtatrabahoan, kaya exempted po ako ngayon. So, yun, ayos. Tapos ito pala yung paraan kung paano tayo makakuha ng OEC exemption. Yan, pupunta lang po tayo dito sa website ng online services, dmw.gov.ph. Yan, yung e-registration po, ayan, unang lalabas pag sinurge natin sa Google browser. Siya nga pala guys, kung tayo ikukuha nito, dapat mas maganda kung sa PC tayo o sa laptop. Kasi po nung tinignan ko dito sa transfer old BM records dito guys, yan, wala po lumalabas pag sa cellphone. Pero nung binuksan ko dun sa PC, ay lumabas po, kaya sabi ko mas maganda pala kung sa PC na ako nag online o nag-register para mas maganda. Kasi minsan sa cellphone nagahang or hindi makita, ganyan. Kaya suggested ko po, dun po tayo sa PC or laptop na mag-online ng OEC. Tapos let's go. Ay, meron na po pala ako dito, naka-sign in na ako. Log out muna natin. Ayan. Let's go natin. Tapos kung hindi pa po kayo naka-register, mag-register lang po tayo dito. Ayan. Accept yan, ipindot-pindot lang po natin yan. Ayan. I agree. Tapos dito magpipill up tayo yan. May mga pipill upan po dito. Tuloy-tuloy lang po yan pag tayo mag-register sa e-registration kung wala pa po tayong account dito. Or yung may dati tayong BM Online, kailangan pa rin po natin gumawa ng account dito. Ayan. Sunod-sunod naman po yan. Since meron na po ako nyan, nakapag-register na po tayo. Ayan. Shortcut po natin. Tapos pag nakagawa na tayo ng account, yan, mag-login po tayo dito. Since meron na tayong ginawa kahapon, okay na po yan. Ilalagay na lang po natin yung ating password. Ayan po, okay na yan. Yan, okay na po. Meron na po tayong linagay, yung passport, yung profile natin. Malalaman nyo naman po yan pag nag-register kayo. Tapos, pag okay na yan, punta po tayo dun sa balik manggagawa. Actually guys, pag sunod po nito, ang ilalagay na lang po natin yung flight natin. Tapos next lang ng next. Pero ako, since tapos na ako, yan na po lumabas. Ayan. Okay na po. Ayan. For printing na po yung OEC ko. Ayan po. Hindi na natin ipapakita yung information. Kaya ito na po yung kinalabasan niya. Ayan. Tuloy na tayo sa ating pagbalik sa Taiwan. Kaya dapat po maging maingat tayo sa pag-fill up natin. Yan, sa paglalagay natin ng mga information. Kasi mahirap nang baguhin. Pagka may nagkamali tayo, kailangan natin ipunta doon sa help desk. Eh matagal po yun. Kaya ang ginawa po namin kanina, pumunta na po kami mismo sa POAA para mabago po yun, yung aming pagkakamali o yung aking pagkakamali. Yun nga, nalagyan ko ng space yung aking middle initial. Biyaya kanina, naayos naman po. Kaya mas maganda sana kung hindi nagkamali, at least hindi na sana tayo pumunta doon. Pero biyaya pa rin, nakakuha pa rin tayo ng OEC. Kaya mas maging maingat tayo sa pag-fill up natin ng ating information. Bago natin i-submit o i-update yung ating information, dapat tama lahat para tuloy-tuloy ang proseso. Ayan. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa REN TV. Ingat po tayong lahat and God bless us all.